welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigay ko yung aking personal top 5 pagdating sa mga NFT games na hindi masyadong nagbabago yung token o yung tinatawag nating stable token lang. So marami tayong new players, new investors na halos nakatutok na sa CoinGecko and yung up and down ng stock. Pero hindi natin sila masisisi, guys. Syempre, pera yung pinag-uusapan natin dito. Syempre, mas gusto natin yung mga stable na NFT. Syempre, ayaw naman natin yung mga cryptocurrency na biglang taas and then biglang bagsak hanggang sa mawala na. So for this episode, guys, don't worry. Tutulungan ko kayo makapag-decide kung ano ba tong mga stable NFT games o yung iba dito actually matagal na hindi masyadong nagbabago yung rate, price ng token nila. Guys, if ever na lang din na hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, painta lang ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, guys, kung bago ka pa lang sa Buhok Gaming channel, eto nga palang channel ko is nag-upload ng mga bagong NFT games o yung tinatawag nating budget meal. So guys, eto, syempre gusto nyo mas magandang kita, mas mataas yung token, stable. So eto na yung ating top 5, no? Unang-una sa top 5 natin, guys, walang iba kundi si Samurai Rising. Guys, very stable yung token ni Samurai Rising o yung tinatawag natin na Arsan token. So, ilang days na to, or actually ilang months na nag-e-exist si Samurai Rising. The good thing is, stable yung token niya, which is good. Okay, at the same time, matagal na rin yung NFT games. Di ba, may mga NFT games na parang ilang days lang, nawawala na, nagra-rug pull na. So, safe tayo kay Samurai Rising kasi isang serious project to and at the same time, big project. So right now, I'm showing you itong mga NFT cards ko for this particular game. Guys, by the way, ito palang top 5 natin. This is not in particular order, no? So wala tong kinalaman sa ranking. So guys, again, Samurai Rising, very, very stable yung Arsan token, which is good para sa mga bagong pasok na mga investor, okay? And then for our top 4, syempre walang iba kung hindi The Hero. Guys, yung The Hero, kasi pag-uusapan natin yung stability and then long-term investment, kailangan mong pasok dyan si The Hero. Guys, si The Hero, actually wala naman akong masasabing negative dito sa NFT games na to, no? Matagal na tong NFT games na to, guys. Actually, yung mismong company ni The Hero, yung Mix Marvel, 2017 pa lang nag-i-start na sila ng kanilang NFT games. But at the same time, itong si The Hero, almost June, I believe June, nag-i-start na to, and then play to earn din. So ikaw, kung gusto mong mag-invest para kay The Hero and then stable yung token niya, kung, kasi correct me if I'm wrong, right now yung average token ni The Hero or yung Hero token, nagra-range lang sa 60 to 90 pesos. Okay, so dun lang naglalaro yung token mismo ni The Hero, which is para sa akin very impressive, no? Ayun nga, like na mention ko, maraming token talaga na biglang bumababa and then hindi na makarecover from that particular position, okay? And then syempre, pupunta naman tayo sa Ethereum Mainnet. Okay, so walang iba kundi Chain Guardians. Guys, itong Chain Guardians, matagal na rin sa merkado to. Okay, matagal na rin tong nag-i-exist. Yung token niya, yung tinatawag nating CGG token, very much stable talaga. Okay, wala siyang malaking dump, wala din siyang malaking up, no? So which is para sa akin, kung bago ka palang investors, ito yung dapat mong piliin para at least hindi ka masyadong nagmo-monitor or nagwo-worried sa ecosystem nung mismong nilalaro mo. Pero si Chain Guardian, guys, itong mismong game na to, under ng Ethereum Network. Guys, itong mga minimension ko sa inyo, meron na rin akong personal overview rito. Don't worry, yung mga link din yan, ilalagay ko sa description later on. By the way, si Chain Guardian, pag kinlik mo kasi itong games, meron siyang dalawang particular games, no? Yung isa, yung RPG na play to earn. Basically, ito yung mga nilalaro ng mga grinder player natin o yung tinatawag natin na mga nag-addict mode. Itong yung start NFT mining naman, siguro ito yung the best way para, parang katulad ko din, yung medyo busy person, wala nang time mag-grind. So, if you gonna play Chain Guardians, meron kang dalawang choice kung anong gusto mong klaseng type para kumita ka ng additional income for this particular game. So again, Chain Guardian, nilagay natin siya sa top 3. And then moving up, para naman sa ating top 2, walang iba kundi yung Zodiac Racing. Basically, si Zodiac Racing, masasabi ko bago pa lang naman siya. Pero I'm pretty much impressed. Okay, parang kulang-kulang ilang days, ano pa lang siya around. Kulang-kulang dalawang buwan pa lang siya nag-i-exist na play to earn. Pero I'm pretty much excited din, no, sa kanyang CDC token kasi yung ayun nga
Yung ibang games, 1 month or actually 1 week pa lang bumabagsak na yung token. Pero if you can see the CDC token, very much stable naman siya. You can check it ng PooCoin. At the same time, yung mismong play to earn system ni Zodiac Racing naman, very neat naman. No? Personally, I found it very neat yung mismong play to earn para kay Zodiac Racing. Guys, again, I have overview para kay Zodiac Racing kung hindi nyo alam and then gusto nyo pumasok dito kay Zodiac Racing since stable naman yung economy and ecosystem mismo ni Zodiac Racing. You can always watch those videos. By the way, those videos naman, ilalagay ko yung mga link nun later on sa description para at least meron kang idea. Guys, yung mga sinasabi ko sa inyong games na yon, ngayon, right now, ito yung mga existing play to earn na, no? Mga pwede nyo lang laruin, pwede na kayong kumita. At the same time, more of this video or more of this content is matatagal na. Especially sila The Hero, Samurai Rising, and then si Chain Guardian. No? So matatagal na to sa merkado. Itong si Zodiac, medyo bago-bago pa lang. Pero yun nga, although bago pa lang siya, napakaganda and very much stable naman yung CDC token for this one. Okay? And then, let's go para sa ating top 1 for this list. Walang iba kung di si Tiny Hero. For me guys, si Tiny Hero, medyo, kumbaga, hindi siya masyadong na-hype. Pero okay naman talaga yung kanyang ecosystem. And then yung Tiny Token na tinatawag natin, very much stable din. Maganda yung economy ng Tiny Token. And then mismo tong game na to, napakadami nitong option para mag-earn. Okay, kung meron din akong review niyan guys, kasi itong Tiny Hero para sa akin, yun nga, dahil madami siyang option to earn, you still need to learn kung paano ka talaga kikita. Kasi nga, pag maraming option para kumita, definitely you need investment for those option, right? Pero syempre, pipili ka lang kung ano yung tailor-made para sa budget mo. And then, maraming sumusuporta rito. And then, ang Tiny Hero is available din both mobile and Windows. Okay, so nasa sa inyo na yan. So, itong Tiny Hero na to, tulad ng nasabi ko sa inyo, hindi siya ganun na hype. Although, parang para sa akin, no, maganda talaga yung mismong game yan. Pakita ko lang na may NFT market pa yan. Ito yung mga NFT market yan. Guys, again, this game is a play to earn na pwede mo na siyang laruin. Pwede na kayong kumita. And then, mismong tong laro na to is matagal na rin sa merkado. Okay? So, ipinapakita ko sa inyo right now tong top 5 natin. Basically, yung mga element nito is matagal na silang nag-i-exist. Maganda yung ecosystem ng token nila. Ibig sabihin, hindi masyadong bumabagsak. Hindi rin masyadong tumataas. Kasi guys, hindi porket tumaas bigla yung token natin is a good sign na yan. No? Maraming holders din kasi minsan, once na tumaas yung token, idadump din nila yon. Okay, commonly nangyayari yan. Idadump din nila yun. Unlike dito sa mga pinakita ko guys, meron tayong mga sinatawag na holders na merong diamond hand. Okay, tumaas bumaba yan, hindi nila binibitawan yung mga token nila. Bakit? Kasi meron silang specific time frame bago lang sila magbagsak ng mga token. At the same time, yung time frame na yon, meron lang silang percentage kung ilan or magkano yung token na ibabagsak nila for this particular NFT games. Then again, this is my personal opinion para sa aking top 5 NFT game. So, my top 5 for this month, for this year siguro, baka wala na akong top 5 for 2021 about, siguro next year na ulit tayo magkikita pagdating sa top 5, pagdating sa stability, no? That will be Samurai Rising, The Hero, Chain Guardian, Zodiac, and finally, ang ating game na parang sa akin, hindi masyadong na-hype, is Tiny Hero. Okay? Guys, especially sa mga new investors, I hope may mga bago kayong learnings today. I hope may mga natutunan kayo. Guys, especially sa mga subscribers, new viewers, mahal na mahal ko kayo. See you again in my next video.